alamin ang mga iba't ibang nilalang sa Pilipinas na puno ng misteryo at pagpaparamdam. Tara guys, mga ka-good vibes, alamin natin sa videos na ito. Hello guys, mga ka-good vibes, welcome back to our channel. By the way, I'm Jen Kylie Vlog. Today's video, i-share ko po sa inyo ang mga iba't ibang nilalang sa Pilipinas na puno ng misteryo at pagpaparamdam. Alamin sa videos na ito, panoorin niyo po ang buong video, mga ka-good vibes. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat and God bless you everyone. Iba't ibang nilalang sa Pilipinas na puno ng misteryo at pagpaparamdam. Mayaman ang kultura ng Pilipinas bago pa man ito sakupin ng mga dayuhan, kabilang dito ang paniniwala sa mga nilalang ng dilim. Marahil ang mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata ay nanatiling nakatago. Maaring sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nariyan sila, umaaligid at naghihintay sa mga nais nilang gawing biktima. Nakakatakot man at nakakapangilabot, hindi naman sila parating may masamang intention. Bagkos nagmamasid at gumagabay lamang. Iba't ibang misteryosong nilalang, iba't ibang paglalarawan, iba't ibang karanasan. Number 1, mangkukulam. Bukod sa ginagayuma, panukso ang terminong kinulam kapag may dalawang tao ang bigla na lang naging magkasintahan ngunit maging maingat sa paggamit ng salitang ito. Sila ay gumagamit ng mga orasyon na maaaring magdala ng kapahamakan sa tao tulad ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman na pwedeng maging sanhi ng kanilang kamatayan. Maliban sa kulam, may kakayahan din silang mangbarang, kung saan ang mga insekto tulad ng ipis at uod ay pumapasok sa katawan ng taong binarang dahil sa orasyon o ritual na ginawa ng mangkukulam. Number 2, sigbin. Tingnan ninyo ng maigi si Brownie, ang iyong alagang aso. May kakaiba ba? Kung sa tingin mo ay masyado siyang malaki para maging isang normal na aso at tila may pagbabago sa kanyang anyo. Aba, marahil ay isa siyang sigbin. Ang sigbin ay inihahalin tulad sa isang kambing na ang mukha ay tila isang panike, may mahaba at matulis na pangil at mapupulang mga mata. Ayon sa paniniwala, ito ay sugo ng isang masamang espiritu na kung saan aktibo sila tuwing gabi upang maghanap ng makakain tulad ng laman at dugo ng tao o kaya mga hayop. Ngunit sabi ng matatanda, kapag hinayaan ng sigbin na gawin mo itong alaga, magdadala ito ng swerte at protection sa pamilya mo. Nagpapakita lamang ito sa kanilang amo at minsan din ay hinahayaan silang sumakay sa likod nito. Hindi nakikita ng mga tao ang mga sigbin, kaya mukhang naglalakad lamang ng mabilis ang mga nakasakay rito. Ang kondisyon lamang ay panatilihin itong buhay at huwag na huwag itong kalimutang pakainin sapagkat kung gayon ay ipagkakanulo ka nito at papatayin ang buong pamilya mo. Number 3, manananggal at tiktik. Ang manananggal at tiktik ay kapwa-uri ng aswang na pinaniniwala ang kumakain ng laman ng tao. Kapwa silang nagpapanggap na tao tuwing umaga, ngunit pagsapit ng gabi, lalo kapag kabilugan ng buwan, lalabas ang kanilang tunay na anyo. Ang isa ay nahahati ang katawan, ang isa naman ay may kakayahang pahabain ang dila. Gamit ang kakaibang uri ng langis na ipinapahid sa katawan, ang manananggal ay nagbabago ng anyo kung saan sumisipol ang mga pakpak nito at nahahati ang katawan. Samantala, ang tiktik naman ay tila isang malaking ibon na pinapahaba ang dila upang kunin ang sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Dahil sa kanilang matinding pang-amoy, madali nilang naaamoy ang kanilang mga biktima. At ayon sa paniniwala, upang maitaboy ito, maglagay ng bawang sa mga pintana at pintuan upang lumayo na ito. Ang manananggal naman upang mamatay, kailangan hanapin ang kalahati nito at lagyan ng asin. Mag-iingat nga lang dahil minsan kaya pa rin itong umatake kahit wala pa ang kalahati nito. Number 4, tikbalang. Bigla ka na lamang bang nakarinig ng takbo na parang kabayo? Nakakaramdam ka rin ba ng malakas na pag-ihip ng hangin kahit tahimik ang kapaligiran? Baka naman may tikbalang na biglang nagpagala-gala mula sa kagubatan. Sila ay nilalang na mayroong katawan ng tao, ngunit ulo at paa ng isang kabayo. Kilala sila bilang tagapagbantay at tagapagtanggol ng kagubatan, kung kaya't pinaniniwalaan na sila ang dahilan ng paggaligaw ng mga tao, lalo na sa mga liblib na lugar tulad ng kagubatan at kabundukan. Sa kanila nang mula ang kaugaliang baliktarin ang damit na suot kapag nawawala sa di familiar na lugar.
mapagubat man o bundok dahil mahilig ang mga tikbalang nalinlangin ang mga naglalakbay at hinayaan nilang paikot-ikutin ang mga taong ito. Number 5, batibat or bangungot. Hingang malalim, gisingin mo ang iyong sarili. Hindi ka ba makasigaw? Hindi mo ba maimulat ang iyong mga mata? Hindi ka ba makagalaw? Baka naman binabangungot ka na. Ang batibat ayon sa paniniwala ng mga Ilocano ay nagdudulot ng bangungot. Ang anyo nito ay malaki at mataba na naninirahan sa mga puno. Pinaniniwalaan na kapag pinutol ang punong tinitirhan nito, ito ay may kaakibat na ganti. Ipinagbabawal ng batibat na matulog ang sinumang tao malapit sa kanilang lugar. Kapag nangyari ito, lumalabas ang kanilang tunay na anyo at pinipigilan ang paghinga ng kanilang biktima at pumapasok sa kanilang panaginip. Dahilan upang bangungutin ito na maaaring maging sanhi pa ng biglaang kamatayan. Kaya naman isang paalala, ugaliing magbigay abiso sa mga nilalang na hindi nakikita upang hindi ito mangyari sa iyo. Number 6, nono. Minsan ka na bang nagtaka kung ano ang matambok na lupa na mayroong mga langgam o kaya't anay sa paligid ng iyong bahay? At dahil sa inyong labis na pagtataka ay natukso kang tapakan, buwagin at sirain. Nagkasakit ka ba matapos mo itong gawin? Pinaniniwalaan na ang matambok na lupang ito ay tahanan ng tinatawag na nuno at nagagalit sila sa sinumang sumisira ng kanilang tahanan. Anuman ang gawin mo sa punso ay may karampatang ganti. Kung anong bahagi ng katawan ang ginamit na ikinagalit ng nuno ay iyon din ang magkakasakit. Hindi magagamot ng doktor ang mga taong nagkakasakit dahil sa nuno. Tanging mga albularyo lamang ang may kakayahang manggagamot dahil na rin sa kanilang orasyon. Kaya kung may madadaanan ka na sa palagay mo ay may nuno sa punso, mangyaring banggitin ang tabi-tabi po, makiraan po, bilang paghingi ng pahintulot na makaraan. Number 7, kapre. Meron bang puno ng balete sa lugar ninyo? Minsan ba'y amoy usok ito? May nakikita ka bang malalaki at nanilisik na pulang mata sa taas ng mga sanga nito? Marahil ay may nagbabantay na kapre sa lugar ninyo. Ang kapre ay hindi maituturing ng mga halimaw. Sila ay pinaniniwala ang pilyo at mapagbiro kung saan kinagigiliwan nilang pagmasdan ang mga taong dumaraan at nagpapakita laman sa taong gusto nila o kung minsan naman ay kanilang pinaglalaroan. Number 8, diwata. Ang huling nilalang sa listahan ay ang pinakamaganda at pinakamabuti ang diwata. Sila ay kadalasang nakatira sa kalikasan. Kadalasan silang magaganda, mababait at matulungin sa mga mamamayan sa lugar sa kanilang pinananahanan. Nagdadala sila ng pagpapala sa mga taong may mabuting kalooban at sumpa naman sa mga taong nagbibigay sa kanila ng pinsala. May mga paniniwala rin na mga piling tao silang pinapatuloy sa kanilang tahanan na tuluyan ng namamaalam dito sa mundong ibabaw. Bahagi ng ating mayamang kultura ang mga kwento tungkol sa mga misteryusong nilalang na ito na atin na rin pinaniniwalaan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwento tungkol sa kanila ay nagpasalindila at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Totoo man ito o likha lamang ng ating imahinasyon, patunay lamang na buhay ang mga kwentong bahagi ng panitikan ng ating bansa. Naniniwala ka man o hindi, huwag kalimutan ang mga turo ng mga matatanda tungkol sa mga nilalang na ito. Tabi-tabi po. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon pong ito ay base lang po sa research ko. Sharing always good vibes lang po. Hello guys mga ka-good vibes, I hope may natutunan po kayo sa videos ko pong ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thanks for watching my videos mga ka-good vibes. And God bless you everyone.